Jenny Chai, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I am going to share with you my baby's bag hospital. So dahil nakapag-preferred na kami, so gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nasa loob ng baby's bag hospital namin. So without further ado, let's start! So pagpasensya nyo na yung ating background today. So ito na nga siya, ipapakita ko sa inyo mga mochi. So ayan, nakapag-prepared na tayo. Ito yung bag na yun. Nabili ko to siya sa Shopee and super duper na gustong ko yung nilagyan nitong bag na to. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung nasa loob nito. Unahin muna natin yung mga nasa pocket niya. So medyo nagpapawisan tayo. Hinihingal ako kasi malaki na po talaga yung chan ko. Kaya medyo pawisin na talaga ako. Naiinitan ako sa katawan. So unahin muna natin yung nandito. So yung nilagay ko dito is yung mga newborn na bottle. Pakita ko. So ayan, meron akong dalang tatlo. Ayan. Actually, bawal to sa hospital, pero syempre, kailangan naman magpa-breastfeed. Magdadala tayo. Tatlo na talaga yung dinala ko. Next, mga mamsi, yung nandito naman, yung nasa gilid niya. Marami itong pocket. May dayroon dito. Meron din dito sa kabila. Sa mga compartment niya, medyo malaki-laki din. Kaya medyo malaki din yung nadala natin. Madami-dami din yung nadadala natin. So, ayan, ito. Ito din, mga mamsi, bawal din to sa hospital. Pero nagdala rin ako. Pacifier. And then, yung next naman, yung banda dito sa gilid. Uwis tulog ako. So, next naman, mga mamsi, yung nandito naman sa bandang gilid. Pinapakita ko sa inyo yung bag kasi hindi nyo makita. So, ayan, meron akong maliit na bag na ganito. Ayan, nabili ko to siya sa Daiso. Meron akong nabili sa Shopee. Ang problema lang is, ang hirap niya kasi siyang i-organize. So, medyo makalat pa rin siya sa bag. So, ang nangyari is, bumili kami ng ganito para talagang ma-organize mo siya ng maayos. So, yung mapapansin yung mga diaper yan. And meron tayong baby wipe sa loob. So, ganun lang. I-open mo lang siya dito. Ayan. Ayan. So, konti lang din yung dinala kong diaper kasi hindi naman tayo magtatagal sa hospital. So, meron din kasing free sila doon na diaper. Bibigay din sa'yo. So, ganun yung ano nangyari doon sa isa kong anak. So, ayan. And then, next is meron tayong ganito na sa alcohol. Ayan. Para hindi na ikaw mag-ano. Pero nadala pa rin ako ng alcohol, mga mamsi. Isang ganito. Ayan. Kasi kailangan na kailangan yan, lalo-lalo na pag newborn, kailangan lagi tayo nag-alcohol para hindi malagyan ng, parbadapuan ng ano yung baby. So, next naman, yung sa loob naman ipapakita ko sa inyo. So, first na ipapakita ko, ito din. Sa Daiso ko rin siya nabili. Ayan, kulay gray naman. Yung blue yung kanina. So, ayan siya. So, mapapansin nyo, ano to, pranella. Meron tayong muslin bib. Or kaya pang birth ng newborn. Meron lang akong dala, apat. Apat lang siya mga mamsi. Ayan, maliit lang to. Sobrang liit lang ito. Pang burp lang kasi siya. Ayan, or kaya pag nag-ano yung baby. Ayan. So, apat lang. Dala ko. Next naman, tatlong lampin lang yung dala ko. Hindi na masyadong madami yung dinala ko mga mamsi. Kasi, yun nga, hindi naman nagtatagal sa hospital. Tsaka hindi lahat magagamit doon. Siyempre, nung mga nakakuha sa anak kong isa, ang nangyari kasi is, marami akong dinala noon. May mga romper pa, pero hindi naman siya nagamit. So, sa ngayon, alam ko na kung ano yung mga dadalhin. So, ayan, kaya in-organize ko na kahapon. So, ayan, meron tayong isang muslin na malaki. Ano siya, pang blanket talaga. Tapos, yung hooded na blanket, tatlo. Ayan. Ayan siya. Nakatupi lang siyang ganyan. So, ipapakita ko naman sa inyo. Ito naman. So, ayan. Sobrang konti lang. Yeah. Maliit lang din siya na bag. Mas na-organize ko siya mga mamsi. Pag ito yung binili niyo, ma-organize siya. Kasi yung binili kong ziplock, ang nangyari kasi is, kailangan pang mag-print or magsulat doon kung ano yung mga nilagay mo doon. Eh, ito kasi kitang-kita na siya. Kaya alam mo kung ano yung mga nasa loob niya. Kaya, tsaka ma-organize ko din. Konti lang din naman talaga din nala kong pang newborn clothes na which is yung para sa hospital. Kasi hindi, sabihin ko sa inyo mga mami, hindi lahat magagamit nyo. Promise. Sinasabi ko pala. So, ayan, meron tayong
apat na bonnet. Meron ditong maliit sa loob. Tapos, tatlong ganito na malalaki. Ayan. And then, tatlong pair na, ay apat na pair na mittens. Ayan. Tapos, meron tayong apat na pair then na booties. Tapos meron akong maliit. Ayan. Tapos yung OOTD ng anak ko kapag umalis kami. So, ayan mama, sorry, nagpalit tayo ng battery. Mag-arco lang tayo kasi. Gawak tayo ng damit. So, next, yung sinabi ko kanina dahil naputol tayo, OOTD ng anak ko. Pagka alis namin sa hospital, ito yung susuotin niya. It's either itong white na ano frog suit. Ayan, dalawa lang naman din dala ko. Dati kasi nagdala ako ng ano, romper ni Clyde. Hindi talaga nagamit. So, ito yung magiging OOTD niya kapag malis kami ng hospital. So, itong green, ang cute. Magkakasya talaga sa kanya. Ayan. So, dalawa lang naman. So, next na ipapakita ko, isang bag na lang. Ito, ayan. Dito nakalagay yung mga newborn clothes. Na meron siyang pajama, merong sleeveless, merong may manggas. So, dito ko siya nilalagay. Ayan. Saktong-sakto lahat ng binili naming bag para dito, para ma-organize talaga. And magkakasya talaga siya dun sa bag. Actually, may ano pa nga eh, may space pa, pero okay lang. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Puro white. Kasi, ito lang yung magagamit nyo sa hospital. Hindi mo siya magagamit yung mga romper kung magdadala kayo. Hindi nila pipiliin yun. Ang kukunin nila is yung talagang plain white na pang newborn clothes. So, meron tayong may manggas tayong dala. Sleeveless. May manggas ulit. May manggas. Tatlong may manggas. Ay, apat pala, sorry. Apat. Tapos yung sleeveless niya, apat din. And isang merong mahabang manggas, yung parang jacket. May tap na niyo. Wait. Ito. Ayan. Ayan. Ibang haba. Tapos, yung sleeveless ko, ito. Nabili ko siya sa cotton stuff. Sobrang ganda ng ano, fabric niya kasi napakalambot. Meron din ditong damit si Clyde na ginamit before. So, gagamitin din namin ulit. Ayan. Cotton stuff. Sobrang ganda ng ano nila, ng pang newborn clothes. Sobrang lambot niya. Unlike dun sa nabili kong set before, ano siya, medyo mahunit yung tawag nito, tela. Pero ito, maganda. I-recommend ko rin siya sa inyo mga mom. So, ayan, tatlong ganito. Ay, apat na may sleeveless, tapos apat na may manggas, and isang yung mahaba na jacket na ganito. Mahabang manggas. And ito naman yung sinasabi kong may yung manggas. Ito yung dating clothes ni Clyde. Ayan. Ayan. Apat. Tapos, yung mga last na nabili ko sa Shopee na magandang tela. Ito yung brand niya. Marirecommend ko rin to sa inyo. Mga mamshi. Makikita nyo siya sa Shopee ata. Or, ano. Ayan. Ay, hindi. Hindi pala ito sa Shopee. Sa mga namin binili sa Robinson. May manggas din yan. Apat din. Yan lang naman yung kailangan nyo sa hospital. Kasi yung iba, hindi na talaga magagamit. Hindi naman kasi kayo magdataga sa hospital, mga mamshi. Ang next ko naman ipapakita sa inyo, mga mamshi, ito naman yung mga pajama. So, wala tayong dinalang short. Kasi, ito na lang dinala ko. Mga pajama. Kasi wala rin akong short. Ayan. Mga pajama. Mga partner na ito, dinala kong ano, damit din niya. Ayan. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Lima na may, limang pajama. So, ayan lang muna mga mamshi, papakita ko today. Sobrang konting-konti lang talaga yung dinala namin. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi rin lahat talaga magagamit sa hospital. Kaya, mas mayigin ng konti lang yung dadali. Pero, depende pa rin yun sa inyo mga mamshi kung ano yung gusto nyo dalhin sa bibi niya. Siyempre, kung na-excite, as a first time ma'am, kung excited kang madami kang dadalhin, gora. Pero ako kasi na-experience na namin, so alam na namin na yung tama lang dapat dadalhin. So, ayun lang naman for today mga mamshi, yung aking Be My Baby's Bug Hospital. So, kita-kita tayo sa aking next vlog mga mamshi, and thank you so much for watching my videos. See you.
See you soon. Bye.